Wednesday night na naman po at magkakasama na naman tayo dito sa ating online kamustahan at kwentuhan ang Just In! Okay, so kung last episode namin, dinaan ni Paolo Contis yung guest niya sa kapakapatid kasi di ba yung first guest niya nung first season natin, si Leandro Muñoz. Aba, ang sumunod na guest naman niya last Wednesday, si Carlo Muñoz. So, syempre, hindi naman tayo pwede magpatalo sa mga ganyan. Alam nyo naman, ako may pagka-inggitera ako. Oo, Paolo, sinabi ko na na-inggitera ako. So, dahil nga sinabi ko ang kapatid, ang next guest natin, kung naalala nyo, nung nakaraang season, nung season 1, naging guest natin ang isa sa mga sexy actresses ng Philippines, of course, diba? Ngayon, sexy din! Isa siya sa may mga pinakamagagandang mukha sa mundo ng showbiz. Alam nyo ba yun, guys? So ngayon, wag na natin patagalin pa ang kapatid ni Michelle Madrigal, guys, Ehra Madrigal-Yeung! Hi! Grabe naman yung intro na yun. Thank you naman for that. Ay, syempre, ganun talaga. Hello, guys. Yes. Ano na, say kumusta kayo? Sa ating good evening, guys. Online viewers. Yes, good evening sa atin mga viewers. At sa'yo, Vaness, kumusta ka na? Okay naman. Teka, hindi. Huwag ako ang kamustahin mo. Ikaw kasi ang kakamustahin namin. So, Ehra, yes, kamusta ka na? Okay naman ako, ayan, eto, ngayon, dito ako nakabase ngayon sa Nasugbu, Batangas, dahil simula nung April, nag-ECQ tayo nung March, diba? Tapos we decided na dito muna kami, so hindi naman natin alam, nakahaba pala siya. Girl, October na, nandito pa tayo. Oo, girl! Magpapasko na, ilang buwan na lang. Tapos yun nga, so nag-decide kami na parang we kind of semi-move here already. So masasabi kong dito muna ako, parang feeling Batanggan niyo muna ako ngayon. Okay, yes. So dyan kayo, since dyan na kayo nagsistay since April, yes, work from home kayong mag-asawa? Oo, work from home. Nung ECQ kasi yung factory ng husband ko, sarado siya. Pero nung nagbukas naman ulit, kaya naman niya lumuwas sa Manila. So pumupunta lang siya sa Cavite. Sakto, ang lapit lang din dito. So okay din. So okay naman. So kalahat ng ginagawa ko ngayon, kaya naman ng work from home. So yun. Did you have to adjust? Siyempre, di ba, from Manila, nagpunta kayo ng Batangas. May adjustments ba kayong ginawa ni husband? Actually, siguro yung adjustment, it's more of parang, dahil syempre pag sa utak natin, probinsya, ang daming, wala kang magagawa eh, di ba? Pero alam mo, lahat tayo, we have to stay at home, kailangan magtrabaho sa bahay, may times na hindi ka muna pwede magtrabaho, di ba? Ang dami kong nagawa rin naman dito, in fairness, parang mas may oras ako para mapag-reflect, makapag-muni-muni, saka relax kasi nga sa tabing dagat kami nakatira, so surrounded kami ng nature. Sarap. So nakaka-relax siya. Parang imbis na kahit na minsan medyo nagaka-anxiety ako, pero parang nakakalma ka naman kasi nga dahil yung kapaligiran mo okay siya. Correct. Naku, sabi mo nga, di ba, tabing dagat kayo. Ang sarap naman ng seafood ninyo dyan. Fresh na fresh. Paano yun? Oo, sobra. Paano yun? Naghuhuli kayo ng isda? Or syempre, nagpapahuli kayo? Actually, alam mo, yung asawa ng caretaker namin, si Kuya Lando, ang galing niya kasi carpentero na siya, bankero na siya. Alam mo, nag-spearfishing siya. Kaya niya mahuli ng isda. So siguro ang bibili lang namin yung mga meat saka yung mga ibang kailangan sa grocery, pero yung isda, kunwari minsan pusit, crabs, nakakahuli siya. So, 'di ba, libre pa, tapos fresh na fresh. Sarap na. Kaya grateful ako doon, ang saya. Oo. Pwede ba kami makabisita dyan? Kahit sige, punta kayo. Date game lang. Oo, pwede. Ganyan, pwede na, diba? Kasi GCQ na yata sa Manila, diba? Oo, so, GCQ pwede na. Naman na. Pero alam mo yung feeling na, yung sinabi mo na nasa Batangas ka, fresh air, tabing dagat yung tinitirahan ninyo, pati yung seafood ninyo, fresh catch. Walang ganyan dito sa Manila, girl! Ang sarap naman dyan! Tagal ko rin nakatira sa Manila, parang syempre, diba doon, kailangan mo mag-grocery. Yun kayo naisip ko, paano kung tagig pa rin kami nakatira, yung takot mo lagi na parang kailangan mo mag-grocery, you have to make sure na safe ka. Parang dito naman, kahit may ka ba, kahit konti, pero parang mas nakakahinga ka. Kumbaga nababawasan, medyo naiibsan yung kaba mo kasi nga feeling mo sobrang fresh air, everyday makakuha kang vitamin D, magpa-araw ka lang. Correct. So okay naman, yes. Ang tanong,
paano kung syempre tapos na lahat ng to, 'di ba? Safe na ulit. Wala nang COVID-19. Yes. Ano kaya, ano magkakaroon ka ba ng separation anxiety sa Batangas diyan sa bahay ninyo diyan pag lumipat kayo ng Manila? Alam mo, feeling ko oo, kasi may mga few moments na, siguro mga nakaka 3-5 times pa lang ako umuwi sa Manila kasi binibisita rin naman yung in-laws namin. Parang pag binibisita ko yung condo, syempre linisin ko siya kasi kami dalawa lang naman nakatira nung asawa ko doon. Parang sabi ko, ano kaya yung buhay ko ng pandemic na naka-quarantine ako dito kasi parang hindi ka nasanay? Alam mo yung ganon? Kasi parang, hello, 6 months na tayo halos naka-quarantine. So everyday, parang actually before this pandemic started, parang you're not the same person anymore. Kumbaga, ang dami mo ng learnings. Yes. Ang dami mong realization. So pati yun sa bahay, sabi ko, parang ibang-iba na siya. So definitely magkakasipaks talaga ako. Ay, nako, grabe. Nako, thank you dahil nalaman namin kung ano yung mga pinagkakaabalahan mo ngayong quarantine, simula noong April. Ngayon naman, syempre, meron tayong mga pa-throwback kasi gusto na yung malaman naman ng mga viewers natin kung paano ka nagsimula, tapos ano yung naging path or growth mo bilang isang artista hanggang sa at least ngayon nakikita ka nila. I'm sure alam mo itong mga viewers natin ngayon sa Justin, miss na miss ka nila makita. So, balikan natin yung mga naging show mo before. So, ito, mag-flash tayo ng first photo. Ano kaya yung mga ipapakita natin dyan? Kwento ka lang kung ano yung experience sige. Alam ko, itong naka-green ka, sa ano to, Indio. Yes, magkasama tayo dyan, si Indio yan. Tama. Yung isa, sa kaliwa, yan yung Indio. Yung isa, sa ano yan, sa Darna. Isa ako sa mga kontrabida ni Marian Rivera dyan. Ako yung babaeng lawin. Ah, okay. Sa Indio, sa kaliwa, that's the last show I did, I think, sa GMA. Tapos ang dami natin yan, all-star cast yan. Oh, at karamihan kasi ng, diba, grabe talaga yung mga tipi natin, ang daming locations, sa kabigatan lahat ng mga kasama. Pero ang saya, kasi alam mo, nag-enjoy ako gumawa kasi karamihan ng shows na nagawa ko before, puro mga fantasy serie. So ang saya lang kasi hindi mo kailangan mag-isip ng dadalhin mong outfit, yes, kung anong ganyan. Kasi pagtaka lang sa taping, may costume, seryoso, may costume na, face paint ka lang, okay. Tsaka nakakatuwa na mag-portray ng iba't ibang characters. Parang, pero ang isa sa medyo mahirap dyan kasi grabe yung Tagalog sa Indio. Aminin mo, ang lalim ng Tagalog. Tsaka bawal dyan yung bawal dyan yung okay. Madlib! Bawal yung madlib ng hindi ganun kalalim na Tagalog. True, so parang pag minememorize yung script, minsan ako, grabe, ang haba ng lines, tas yung talagang matagalog, so kailangan ayusin mo kasi mahahassle ka din pag inulat kasi parang ang dami mo na namang sasabihin. Yes. Ayan. Tapos yun sa kabila, ayan, babaeng lawin yan. Lagi akong hina-harness dyan. Diyos ko, wala akong ginawa. Eh, kasi nga, lipad ka rin. Ako yung laging last sa set. Yes, ako yung laging last sa set kasi ako yung chroma. So, tapos na lahat ng mga artista. Ako na lang yung nandun sa set. Ako na lang yung kukunan. Big project yan kasi Darna siya. Tapos si Marian Rivera yung Darna. So, inaabangan talaga yan. Tsaka isa yan sa mga highest rated shows ng GMA noon. So, sobrang enjoy din ako gawin yan. Oo. So ayan, nakwento na niya sa atin yung pagiging bagay talaga sa kanya maging diwata, mga ka-Justin. Ito na. Speaking of diwata, ito namang next photo natin. Maladiwata pa rin naman. Ayun! Oh my gosh, balikinitan this! Oh my gosh, ang bata ako, Nino. Oh my gosh. Kailangan talaga ng Balik Alindog program nito, Mars. Oo, talaga, ganon. Kay Michelle, ginawa din namin to eh. Sabi na pa, oh my God din siya eh. Ang bata ako dyan. Ilang taong ka dito? I think yung sa left, ang dami ko kasi naging cover for FHM. I think nag-cover ako 3 times ba? Ito yung second cover ko. So, mga nasa early 20s pa lang ako niyan. Okay. Grabe yan. Oh my gosh. Ang ganda ng kulay ko dyan. Ang payat ko. Pak! Grabe. Tapos yung medal na photo, ito yung first endorsement ko. That was for Tanduay Calendar. Ah, so okay. Iconic siya kasi para every year, diba, inaabangan nila kung sino yung mga calendar girls. True. Actually, alam mo yung story, parang before,
hindi pa sinasabi sa akin na ako yung over girl. Parang sabi, meeting lang daw. So parang akala ko audition. So nag-ayos ako, nag-ready ako, kinakabahan ako. Tapos pagdating doon, ako na pala yung napili. Ikaw na pala yun. Kinakabahan. Oo, tapos parang in-inform nila ako. Tapos parang, alam mo yung bumagal, parang totoo ba to? Sinasabi ba nila na ako na? So okay yan, isa yan sa mga magandang projects din na nagawa ko. Tapos yung sa right, FHM din yan ulit. Okay. So kasabay niya nun yung picture. Halos sabay yan. Kasi dami naming layouts na nakunan. Tapos nagustuhan nila lahat ng layout. So ang daming pictures. Parang naging dalawang cover siya for that one month. Oh, guys, nakita nyo ba yun? At narinig nyo ba yung sinabi niya? Na sa sobrang dami daw ng magagandang shots, dalawa yung naging cover niya for F. Iba. Iba yung era. Parang sayo ko sa... Parang sayo ko na natin video. Yan. Grabe. May nagulat din ako nung sinabi nung editor-in-chief no na parang okay, hindi daw sila makapamilya. So why not make it 2 daw? Sabi ko talaga po ba? Grabe. Parang sayo ko lang narinig yun. Hindi, nagulat rin talaga ako. Para hindi ko maalala kung anong year yan. Basta dalawa yung cover ko nun. Nagulat rin ako, sabi ko, grabe. Iba yung Ehra Madrigal, dalawang wow. Cover sa isang buwan lang. Diba? Pagka. Diba pa? Paano, ano yun? Siyempre may paghahanda, diba? Paano ka nag-prepare for... My gosh, when I was younger... Alam mo, parang kunwari 2 weeks lang. Kasi may yung first ko na FHM, parang it wasn't really planned. Tinanong lang kung willing na ba ako. Parang nung time na yun, sabi ko, okay. Kasi hindi ko naman siya naiisip na big deal. Tapos biglang lumaki na lang yung FHM. Tapos parang sunod-sunod na mga kapuso artists yung nagpo-post for that magazine, diba? So hindi ko siya inisip na magiging ganun yung effect. But I'm also grateful for that because after posting for that magazine, sunod-sunod naman yung projects ko with GMA. Pero yung... pag-preparation, kasi before, syempre, bagets ka pa. Alam mo yung 2 weeks lang na talagang workout, diet, konti lang yung kakainin mo. Ang bilis ko mag-lose ng weight. So, kayang-kaya ko agad na may trainer ako. Sige, shoot ko na rin. Kaya ko yan ngayon. Girl, ang tagal. Diyos ko. Tagal ba? Hindi ka tulad ni Michelle. Si Michelle, di ba? Si Michelle, kasi naman si Michelle. Oo, ibang level yon. Hindi talaga ako sasabay doon kasi ako talaga, aminado ko, I love to eat. I super love to eat. I still work out, pero feeling ko mas kailangan ko talagang efforta na bawasan yung mga kinakain ko. Ang hili ko sa sweets eh. Sobrang sweet tooth ako. So parang, sige, kakain ako, mag-exercise din, pero si Michelle, iba yung motivation. Sobrang grabe talaga. Sobrang halimaw yun talaga ako sa kanya. Oo, halimaw talaga. Nakita ko yung mga stories niya, pati yung vlog niya. Diyos ko, puro workout. Oo, diba? Sobrang nakaka-motivate rin, pero ibang level. Galing. Kasi considering na may anak na siya, diba? Grabe, no? Oo. So speaking of Michelle nga, ito, yes. Yung next photo natin, syempre kasama mo yung iyong sisterette. Ayan, my gosh! Saan tong picture na naka-lingerie kayo? Saan yan? Yun naka-lingerie. Yan yung first time namin mag-cover together sa FHM. That's my third cover with them. Okay. Yan na din yung last cover ko with them. Tapos first cover namin na magkasama kaming dalawa. Okay. Diba? Ayan. Tapos yung sa right na picture naman, yan yung first time ko na ma-meet si Anika. Yung daughter niya? Oo. Bumisita kami sa States, tapos first time ko siyang makita. So tumutuwa ako kasi syempre nakikita ko lang siya sa video, sa photos sa sinasend ni Michelle, or pa nag-FaceTime kami. Tapos yan yung actual na first time, sobrang, ay grabe, nakakagigil. Iba yung feeling. Feeling ko para siyang anak ko rin. Alam mo, naiyak ako nung nakita ko silang dalawa. Kasi, alam mo, syempre si Michelle, younger sister ko. Yes. Siya yung, sa aming dalawa, siya yung go with the flow, I don't care, party, gimmick. And now, seeing her, I'm just super proud of the person na naging siya. Kasi, hindi siya yung ganyan. Imagine mo sa States, ang hirap ng buhay. Oo. Wala kang kasama, wala kang driver, wala kang yaya. And now, she's doing everything by herself. Sobrang nakaka-proud lang. Talagang, very matured na siya ngayon. Naku, talagang adult niya ngayon, life. Nung episode namin, nasabi niya gano'n. Naku, sabi niya gano'n. Sabi ko nga, teka, eto, maglaglagan tayo. Kaya ba ni Ehra yan? Sabi ko kanya. Sabi niya, ay naku, siya na mismo nagsabi sa akin. Hindi niya kaya yun. So, oo, hindi ko kaya na mag-isa ka dyan, tapos wala kang kasama. Kasi dito sa atin, for example, kunwari, meron kang friends, may relatives ka na, uy, alagaan mo na sandali anak ko. Dyan, wala ka naman kahit sino na pwedeng tutulong sa'yo. So, nakakabilib na kaya niya yan lahat gawin. Grabe talaga. Makikita at malalaman ng mga ka-Justin natin na, yes,
close po talaga silang magkapatid. Yes. Yun. Kanina, nung hindi pa tayo nagsisimula, napag-usapan natin yung iyong married life. Yes. So, yun yung next photo natin. Nung 2017, ikinasal ka kay Tom. Ayan. Oo, Boracay. Yes. Oo, sa Boracay. Itong first picture, isa to sa mga first travels namin. Mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami dyan. Okay. Sa Japan yan. Okay. Tapos yung second picture, yan yung ano, proposal. Of sobrang wala akong idea. Proposal sa Dubai. Because okay. We were there for a trip with our friends na event. Tapos parang ito, okay, ginather kami lahat. Ito yung sa ano kami noon eh, after nung sa sand dunes. Okay. So sa gitna kami ng Dubai. Tapos bigyan nagsalita si Tim Yap, kasama namin si Tim Yap noon. Tapos nag-thank you siya. Tapos biglang sabi niya, I have my friend here who would like to speak. Tapos biglang tinawag si Tom. Sabi ko, bakit magsasalita si Tom? Anong gagawin niya? Uh-oh. Parang, hindi naman sa I mean, anong gagawin niya? Ba't siya magsasalita? Diba? Correct. Tapos parang biglang nag-slow-mo na lahat. Alam mo yung parang, alam yung group pa yung nangyayari pag sa movie, no? Yung parang bumabagat, tapos wala ka nang masyadong tapos narinig. Ano, no? Kasi na-overwhelm ka. Zoom out. Oo. Kasi nakapalibot kami lahat niyan. Tapos lahat ng mga ginamit namin for the sand dunes. Asan yung Land Cruiser nakapalibot para may ilaw kasi gabi na siya. Oh, okay. Eh. Tapos biglang ang tagal ko bago ako nakapagsabi ng yes kasi kinakabahan talaga ako. Pero alam ko naman na mag-yes ako. Pero yung ang bagay, ina-absorb mo lang kasi na. Oo, na parang ito pala yung pakiramdam. Ito na ba yun? Nagka-proposal ba talaga siya? Namnamin muna natin, ganon. Guys, ganon. Oo, ninanam ko ng matagal. Tapos nakapag-yes ako, parang grabe, ang saya niyan. Ang saya ng trip na yan. Tapos ito nga yung last picture namin. Isa sa mga wedding photos namin yan. By my Metro photo. So ayun. Yan yung wedding day namin sa Boracay. Okay. But wait, paano kayo nagkakilala ni Tom? Alam mo si Tom tsaka si Michelle, friends na sila before. Ah. Kasi Tom is a part owner before. He used to own this bar sa Makati. Si Michelle laging pumupunta doon. Okay. And pharmacist rin siya. Okay. Tapos, so na-meet ko na siya doon. Kasi parang one time may mga inattend na ako na events. No, nandun din siya. And then after a few years, nagkita lang kami ulit sa isang wedding. Siya yung best man. Wedding ng college friend ko. Isa ako sa mga guests. Okay. Tapos doon lang kami ulit nagkita after how many years. Tapos parang ako naman, parang okay, nag-hi siya, ganyan. And nung time na yun, medyo tolero pa ang lola mo kasi kakagaling ko lang sa break. Sa break-up, so parang, okay. Diba? Oo, so parang sige, wag muna, ganyan. Tapos alam mo, sobra siyang bait. Like, he really pursued me. Tapos alam mo, sobra naging magkasundo lang kami. Magka-jive kami. Pareho kaming gusto mag-travel. We both love to eat. Tapos sobrang steady kami pareho. Talaga nagkaintindihan kami. And yun nga, hindi ko alam na parang medyo naliligaw na pala siya nung mga times na yun. Kasi ako, yes! Yung sinasabi, alam mo yung kunwari, nag-travel siya, tapos may mga pasalubong. Siyempre, ayaw mo naman din maging asumera, diba? Sabagay, oo nga din naman. Oo, kasi, diba? Yung parang, malay mo, kasabihin, mabait na talaga. Tapos sabi na, ganyan. Hindi ako naliligaw sa'yo, oh. Charon. Pero naging matagal. As in, sobrang ilang months to a year umabot before naging kami. Kasi parang, I really wanna make sure also na, okay, because I really pray to God na Lord. Pag nagka-next relationship na po talaga ako, gusto ko ito na yun. Kasi ayoko, parang I'm of age already. Yes. Ayoko na, alam mo yun, yung syempre ayaw mo na rin na ulit na magkaroon na problema or whatever. Kung baka gusto ko na talaga na parang ito na po yun. Girl, lagi ako nagbabaklara noon. Promise. Ayan. Isa yun sa mga answered prayers ko. Sabi ko, Lord, sa next relationship ko na, yes, na I wanna settle down, ready na ako, na sana po, kung meron siyang ibigay, yun na yun yung last. Tapos, ang galing lang, alam mo yung love story namin, yung hindi mo talaga in-expect. Kasi ano siya, makulit siya, madaldal. Eh, minsan ayoko nung maingay. May sali ako mundo eh. Yung, oh, alam mo yun, minsan gusto ko imit muna. Kayong gano'n, diba? Hindi ako masalita eh. Tapos, yung naging kami, parang, marami pala kaming similarities din, no? Tapos sobra kami nag-jive. So soon, tapos ngayon, ano, 3.5 years na kaming married. Ayan. Wow! More years to come para sa inyong dalawa. And more blessings sa inyong marriage. Salamat! You're welcome. Ito naman, punta tayo dun sa boat accident ninyo noong 2018. 2017, we got married, diba? We got yes. engaged 2016. Yes. 2017, I got married. Ito 2018, Holy Week ng 2018 to.
I had to deal with different kinds of death because 2 weeks prior sa accident na yan, my dad passed away. Oh, I'm sorry. So parang 23 days siya. It's okay. 23 days kaming nasa CCU. Tapos ayun nga, and then he passed away because of heart problems. Okay. So hindi pa talaga totally nagsink in sa akin na parang, okay, wala na yung daddy ko. Tapos everyday kami nasa hospital. So ang tagal, parang nasa grieving period pa ako. Yes. And then we just decided, sige, parang medyo para makahinga tayo, at least relax. Sakto naman, Holy Week. Vacation kami. Hmm. So sa Antique nangyari yan, kasama ko niyan si Diang Kamanalo, tapos yung mga iba pa naming mga friends. Kasi okay. Yan, si Tom, yung asawa ko nandyan din. Tapos, papunta kami dapat sa isang island. So, tanghali yan eh. Mga around, umalis kami, mga 10-ish ng umaga. Uh-huh. So, yung boat, sa speedboat yan, marami kami eh. So, tas biglang, alam mo yun, wala namang malakas na alon, ganyan. Tas bigla na lang, alam mo yung parang ginawa niyang tabo, na-scoop niya yung water. Uh-huh. So, in a span of like 10 seconds, ang bilis ng pangyayari. Parang skinup niya yung tubig, tapos dahan-dahan na siya bumaliktad. Eh nung time, girl, hindi ako marunong lumangoy. Tapos hindi ako nakasuot ng life vest. Lahat kami, hindi kami nakapag-life vest. Kasi bago pa lang yung bote. Alam mo yung magkakatali lahat ng life vest sa isa. Uh-oh. So parang wala kang oras para kunin siya. Correct. Wala kang time na i-antay siya. Correct. So ang unang nasa isip ko, katabi ko si Tom, unang naisip ko, na-scoop na yung water, ang bilis na eh, pumapasok na yung tubig. Una ko naisip, Ehra, kailangan mo tumalon. Tumalon ako. Tapos hindi ko alam kung ano dahil siguro sa adrenaline. Naglangoy aso ako, ka. Ganyan. Nakalangoy ako, girl! Tapos hiwa-hiwalay kami. Parang si Tom nandun, si Bianca nandito, si Joyce nandun. Tapos, so parang nagsuliming na lang ako, langoy aso, ganyan. Tapos kumapit ako sa kung ano yung makakapitan ko. Dahil baliktad na yung boat. Mm. Alam mo yung sa dulo, parang patrayang. Talagang hindi ako maalis. Literal na kagano lang ako. Nakakapit talaga ako. Ito yung tinatawag nila nakapit ng malupit. Girl, hindi talaga ako bumitaw. So, alam mo, tinatawagan ako nila ngayon. Kapit ng malupit. Okay. Yun talaga yung kapit. Kasi talagang, syempre yung fear mo na, oh my gosh, sabi ko, kakamatay lang ng daddy ko. Tapos ito na agad. Parang, tas Holy Week pa yun. Syempre, parang ito na ba yung mangyayari? Alam mo yung literally, parang your life flashed before your eyes. Na ito ba yun? Paano kung anuri na lang ako tapos hindi na makikita yung katawan ko? Grabe yung takot ko noon. Tapos syempre kasama ko yung mga friends ko, kasama ko yung asawa ko na parang grabe lang. Tapos, hey, grabe talaga yan. Tapos kumapit lang talaga ako. Tapos yung bodyguard na isa, ni Mayor, girl, alam mo, nagpanic kasi siya, namatay din siya. Kasi nga, nagpanic siya in 15 minutes pa lang. So imagine mo, parang my dad died. Feeling ko yung takot ko na baka isa sa amin ang sumunod. Yeah. Tapos yung bodyguard, as in, nawalan siya ng hininga. Nagpanic siya. Biglang nagbubbles na lang yung mouth niya. Siya yung nasa tabi ko ha. Sabi ko pa, kuya, marunong ka po ba mag-swimming? Sabi ko, kuya, hindi rin po ako marunong mag-swimming ha. Kasi ang takot ko, baka hilahin niya ako. Hilahin niya ako. Sabi correct. Ko, hindi po ako marunong. Pero kapit usually, lang usually kasi ganun ang nangyayari eh, di ba? Yes, kapag exactly. Hindi ka marunong lumangoy, kakapit ka sa iba. Tapos, ang lakas na nung alon. So parang, alam mo yung parang, kahit na ayaw mo uminom ng tubig, girl, makakainom ka ng tubig. Mm-hmm. Kasi ang, alam mo yung ang lalim mo na eh. Parang 1, 2, 3, hinga guys. Ayan, may malakas na alon ulit. Tapos yung gas sa harapan, nagsispill pa siya. So, nai-inhale mo siya. Kasi nagka-pneumonia ako after niyan eh. Tapos in 15 minutes pa lang, tapos tinawag ko na si Tom. Sabi ko, Tom, si kuya. Parang nakagano na siya. Sabi ko, please, try mo siyang isave. Tapos wala na talaga. Trinay ni Tom na buhayin ulit si kuya. Parang mas namutla siya eh. Tapos yung pina-autopsy siya, yun nga, dahil sa atake. Kumbaga stroke siya dahil sa kaba. Dahil kinabahan na siya. Okay. Tapos after mga 2 to 3 hours pa kami, bago dumating yung mga bangka na bago kami na-save. Tapos sunog na sunog ako noon. So, 2 to 3 hours kayo nakakapit doon? Oo. Tapos palayo kami ng palayo, inaanod kami. Dahil ang lalim na nga niya. Oh, yes, tapos correct. Ang lakas na nung ng alon. Sobrang grateful na nga lang din ako kasi syempre second life ko na to. At saka yung mga friends ko okay, asawa ko okay. Pero syempre nakakatakot siya. Ngayon na... Casually, I can talk about it. But first, nagka-PTSD talaga ako. Parang ayaw ko makakita ng tao. Noong una, syempre, nasa stage ka na super grateful ka. Tapos bigla nag-sink in na parang, oh my gosh, nangyari talaga sa'yo yun. Tapos kasunod pa when my dad passed away. So, yung grieving process, parang mas humaba. Ang tagal. Mm.
Pero ngayon, at least, okay naman na ako. Alam mo yun, ang dami mong realizations, ang daming lessons learned, and ganyan, na parang akala mo sa movie lang mangyayari. Oo. Grabe talaga yung 2018 na yun, hindi ko siya makakalimutan. Okay. Ayan, mga just in. Kapit ng malupet, guys. Yun, ito, isa sa mga lessons din, lalo na ngayon, sa gitna ng pandemic, kumapit tayo ng malupet. Correct, correct, correct. Ayan. At bilang kailangan natin kumapit ng malupet, ito, isa pang malupet. Guys, meron na po siyang sariling channel sa YouTube. Yes. Sabi dito, ang first video mo daw ay yung Spice Girls? Yung Spice Girls sa London. Okay. Actually, matagal ko na naiisip na mag-vlog, pero I just didn't have the courage to do it. Parang, okay. 2018, actually, nag-post na ako sa Instagram stories ko na I'm looking for an editor. So, marami nang nag-apply. And then, after the accident, 2 months after that, pumunta kami sa States to attend the wedding. So, kumuha na ako ng mga videos kasi nag-vlog ako. And then, nag-start lang yung June until end of the year. Parang naging autopilot ako. Doon nag-sync in lahat na parang hindi ko yata kaya mag-commit na gawin yung vlog kung alam kong hindi pa talaga ako 100% okay. Uh-oh. I wanted to make sure na kung ipuperso ko yung vlogging, lalo na ngayon ang daming content creators, hindi correct naman pwede na basta-basta lang. Exactly. So I really wanted na pagandahin ko siya, na ayusin ko siya, kung ano talaga yung content na gusto kong i-share. So nag-stop ako. Then last year, ang dami namin travels. Parang every month nag-travel kami. So kuha lang ako ng kuha ng video. Hindi ko pa talaga alam kung kailan ko siya i-release or i-upload. And then, since nag-quarantine nga, nag-pandemic, dito na kami, nakatira sa Batangas, ano pa ba yung purpose ko? Parang ano pa yung gusto kong gawin? Mm-hmm. Parang, of course, I miss acting. Ang dami ko na rin videos na naipon. Parang this time, isa sa mga nakakatulong sa akin during this pandemic para ma-relieve yung anxiety ko is to have a creative outlet. Tapos sabi ko, ba't hindi ko na kaya talaga gawin ngayon? And then, before my 35th birthday, noong June, parang nagkaroon lang ako ng sign. Nagkasunod-sunod. Mahilig ako humingi ng mga signs. Mahilig ka sa sign. Niniwala ako sa ganon. Oo. So sabi ko, Lord, humingi ako ng sign na pag may nakita akong kakaibang butterfly, kasi sanay ka dito makita white or yellow, na ibang color, sabi ko talagang kailangan ko ito i-pursue. So one time, pagkagising ko, I just felt really good because normally hindi naman ganun. May times na parang highs and lows eh, diba? Bigla nakita ako ng colorful na butterfly. Tapos parang may ray of, ewan ko ha, I know this is weird, pero ako nagigas ko kasi talaga siya. Parang may ray of sunshine lang na parang, alam mo yung sinag ng liwanag, talagang good vibes lang. Alam mo yung ganun. At parang bigla lang ako nagkaroon ng talagang realization na, okay, now is the right time for me to be courageous, to really do my own vlog. Since ang dami ko ng materials, ano pa ba yung mga rason na bakit ko siya isinasantabi or pinapatagal pa? Correct. So ngayon na ang dami kong oras na ilista kung ano yung gusto kong content, ano ipopost ko yung ganyan. Naging Mayo, so doon nag-start talaga na parang okay. And then excited ako lagi kasi hindi ako magaling pa mag-edit. So sabi ko, since ang dami na rin okay content creators, kaya na mag-video na mag-video, pero yung vision ko, alam ko sa utak ko, pero yung gagawin ko, I wait. So sinasabi ko, so I hired an editor, which is good kasi mas napaganda na yung isip ko. Although hands-on din ako kasi sinasabi ko sa kanya, okay, ganito yung gusto kong treatment, add mo tong emoticon sa to, yung graphics, yung ganyan. Tapos sobra kami magkusundo. Tapos natutuwa rin ako. Excited ako every time na, for example, isi-send yung draft. Kasi parang first time ko siya makikita na nabuo. Oo. So, yung pinagsama-sama na siya. Oo. Na parang, uy, ang galing. Hindi ko naisip na pwede pala siya magmukhang ganyan. So excited rin ako. And yun nga, during this time, syempre, kailangan mo rin na parang feeling ko, yung purpose na, I just really want to spread good energy. Like what I always say on my vlog, ito yung sinasabi ko lagi na to spread good energy, positivity, love and light, and kahit na papaano, to give a glimmer of hope na in the middle of pandemic and to just inspire other people as well. Alam mo, parang may nilook forward ka. Yes. So parang kahit sa ganun na maliit na paraan, you can inspire them. Tapos sakto nga na ang dami nag-message sa akin sa Instagram na namiss na daw nila ako makita sa TV. So sabi ko, at least dito sa vlog, makikita na nila ako every time. Correct. So yun, parang yun na rin yung way mo of communicating with your viewers, with your fans. So yeah. Yung mga fans mo na-miss ka nga. Oo nga, hello guys. So yan guys, nako, thank you so much dun sa ating
photos dun sa stories na shinare mo, Ehra. Yes. I'm sure mas lalo ka nilang nakilala. At ngayon, alam na nila na meron kang YouTube channel. So, magsusubscribe yes, na sila. Tapos, i-click na yung bell button para ma-notify sila. Galing mo doon! Diba? Para kapag ka may next upload ka, alam na nila kaagad. Yes! Ganon. Mismo! Ganon! Ganyan. Perfect. Okay. Pagkatapos natin magkwentuhan dun sa photos natin at malaman kung ano ba yung nangyari sa buhay mo simula nung 2016, meron naman tayong short game. Ang tawag ko dito sa short game na to, sisimulan ko, tatapusin mo. Yan. Okay. So, ang mangyayari dito, Ehra, bibigyan na kita ng short phrases, tapos tatapusin mo. Alright. Ganon. Mm-mm. Ready na? Okay, game! Okay. Number one, hopefully next year. Hopefully next year. Siguro mga dalawa. Yung naisip ko, hopefully next year, matapos na sana yung COVID. Para alam mo yun. Yes. Diba? Makabalik na tayo sa new normal. At ano, personal ko naman, wini-wish ko rin to, and I'm really praying for this. Hopefully next year, I'll have a baby. Yun yung gusto ko. So, sana matuloy! Anong gusto mo, girl or boy? Actually, gusto ko both, pero gusto ko muna girl. Gusto ko ng mini-me ko. Oh my gosh! Okay. Ayan. Phrase number two. Hindi ko kayang... Na-realize ko ngayon, sa middle ng pandemic, hindi ko kayang mag-isa. Diba? I can just imagine. Kasi may mga friends din ako na iba-iba tayong dynamics, diba? Nakatira ko with their in-laws, with their family, or may iba, may mga kaibigan ako nakatira by themselves. Kahit na sabihin mo may friends, diba parang... physically, naka-isolate ka, parang hirap, hindi ko yata kaya. Although I've been independent since 18 ha. Noong nagkatrabaho ako, before pa lang, ako lang mag-isa. Pero yung ngayon, na nasa gitna tayo ng ganito, parang hindi ko yata kaya na mag-isa ako. Next, phrase number three, I really love... I really love traveling. Super love ko talagang mag-travel. Na hindi mo magawa ngayon dahil nga pandemic. Oo. Follow-up question. Oo. Pag natapos na tong COVID-19, saan ang next destination ninyong dalawa ni Tom? Tama ba to? Actually, wala pang plano. Pero kunwari, kung pwede na tayo makaalis, gusto kong bumalik sa Korea. Oh my gosh, girl, obsessed ako sa mga K-drama. Tsaka ang ganda talaga sa Korea, tsaka yung food nila. And Japan din. Gusto ko rin bumalik sa Japan ulit. Okay. Next phrase. Sana. If I didn't enter showbiz, I would be... If I didn't enter showbiz, I would be, siguro before, one of my dreams is to be a flight attendant or a preschool teacher. Okay. Oo, yun yung gusto ko before. Okay, next. Last na to. Love can be? Sa akin, love can be tough at times. Especially when you're married. You know, it's not always rainbows and unicorns. Especially during this time, first time natin lahat to be quarantined with that person 24/7. Yes. Siyempre, before, di ba, may schedule kayo. Ngayon, parang, ay, before, ang clingy mo, gusto mo magkasama kayo lagi. Yes. Parang pag everyday na, girl! Parang, wait lang, ah. Pero you know what, ang ganda rin kasi ng marriage kasi kasama mo ngayon yung parang best friend mo and you really work things out. Doon mo na-realize yung patience mo na parang you just really have a deeper appreciation of everything. Tsaka, syempre ang marriage naman, hindi siya yung pwede boyfriend, girlfriend, sige, pag ayaw mo na, oh, hiwalay na tayo. Hindi, ito. Kailangan, you really have to work things out at intindihin ng isa't isa. But anyway, nako, eto na. We have come to an end. Maraming salamat, Ehra, for being with us tonight. Guys, nakumpleto ko na po ang Madrigal Sisters. I am proud to say that. Ayan. So, anong message mo sa ating mga ka-Justin, sa ating mga kapuso na sobrang miss na miss ka? At syempre, i-plug mo na rin yung iyong social media account. Yes. Una muna sa Justin and sa inyo, Vaness. Thank you guys for having me. Sobrang nag-enjoy ako. Na-miss ko to. Yun nga, yung message ko muna sa mga viewers natin, please stay safe. Lagi po tayo magsuot ng mask at saka ng face shield at mag-iingat po tayo lagi. And yun, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, just go to youtube.com/ehramadrigaltv. I-like nyo na yung mga videos, i-share nyo na po sa mga friends nyo at mag-subscribe kayo. Ayan. And you can also follow me sa Instagram. It's at I am Ehra Madrigal. So ayan, thank you guys so much. And yun, like what I always say din sa aking vlog, please continue spreading good energy, positivity, love, and light. And kung ano man po ang kaya nating matulungan, yung mga ibang tao, let's help one another all the time.
Ayan naman. Grabe. Thank you so much, Ehra. Thank you. Thank you so much, guys. Alam nyo na, you know what to do, okay? At syempre, kung hindi pa po ninyo napapanood ang mga previous episodes namin, aba, pwedeng-pwede nyong balikan yan, guys. Mag-like at mag-subscribe lang po kayo sa GMA Artist Center's Facebook page, YouTube channel, and of course, Instagram accounts. And syempre, huwag ninyo kakalimutan na i-follow ako sa aking Instagram, Vaness_Delmoral, and syempre, ang aking YouTube channel na malapit na magkaroon ng bagong content, intayin nyo lang, Vaness Delmoral. Guys, hanggang sa susunod nating virtual kamustahan and kwentuhan, stay home, stay safe mga kapuso. Bye!